Hello guys, good morning again. This is Buboy Bubuyugski. Nandito po ngayon tayo sa gulayan ni Kuya Ike. Kung makikita nyo ano, yung kanyang taniman punong-puno ng dahon ng kawayan. So, yun yung isa sa nagbibigay ng magandang gulay sa kanya, kasi yung lupa napapanatiling fertile dahil sa may cover nga nitong mga dahon ng kawayan. So yung mga dahon ng kawayan na yan ang nagsisilbing cover para hindi agad matuyo yung lupa. So less sa dilig, tapos yun nga, less sa dilig, number one. Tapos number two, nagkakaroon ng microbial environment sa baba, sa ilalim. So napapanatili niya na fertile yung kanyang lupa, no? So yan, kita nyo, puro dayami, puro dayami, mga damo itong walang kawayan. So yun yung mga nasa kanyang gulayan. So yan, ito yung dayami niya, oh. Tapos para sa natin, may tayo ng kambing, ipot na manok yung ginagamit niya. So ayan si Kuya Ike, maaga pa yun dito, alas 5 pa lang. So matyaga siyang magtanim. So ayan, kita nyo yung kanyang, sa pagtsatsaga niya, meron siyang ayan, yung kamatis niya namumunga na, oh. Mga ilang araw pa may bunga, oh. Dahil yun doon sa natural farming na ginagawa niya. So kita nyo, may dayami. So yan, so ayos, mabubulok to dito. Tapos yan, kita nyo, basa yung ilalim, malambot dahil sa dayami. Less yung effort. So hindi kailangan mo na talagang trabahuhin siya ng todo. So ito nyo yan. O, ito yung mga kamatis nyo. Ganto yan, sa dulo dun, kamatis. Tapos dito sa kabilang side naman, makikita nyo yung kalabasa. Puro kalabasa hanggang dun. So yun, sina kuya, sila ate, nag-harvest na sila ng kalabasa. Mamaya makikita nyo kung gaano karami makukuha ang kalabasa dito. Samantalang dito sa kabilang side, ayun, kita natin si Kuya Ike. Tinatarbaho agad yung kanyang gulayan. Parang gusto niya walang damo. So makikita nyo, malinis. Yung damo, itatambak niya lang yun dun. Para yun nga sabi, magkaroon ng magandang environment sa ilalim, microbial environment sa ilalim. So yun, kumikita siya ng maganda rito pagugulayan. So kagabi na-text niya tayo na kung pwede isama sa aking pagbebenta ng gulay yung kanyang kalabasa. Luckily naman na may tumawag din sa atin para kumuha ng bulk order. So okay, maganda. Mamaya i-deliver natin yung gulay ko at gulay niya, tapos yung itong kamatis. Ampalaya, kamatis, kalabasa. Doon sa bayan, ipapamigay lang nila yun sa ano, sa mga hampas lupang mahihirap. So sabi nga nila. So dito naman po tayo. Punta tayo dito sa kalabasahan ni Kuya Ike. So yan, kita nyo, puro kalabasa yun. Bulaklak ng kalabasa. Tapos yung dulo ng kalabasa, masarap. Masarap yun, gulayan yung bulang lang. Dito sa bukid, di kami nagugutom katulad dyan sa Manila na hirap-hirap. Ito, agang-agaw. Meron na dito tatlong upo, tapos kalabasa. Meron pang patola, oh. So, ganito ang buhay namin dito sa bukid. Ito, papaya. Pwede ka rin magtinola. Manguli ka ng manok ng kapitbahay. Tapos ito, sa banda-banda rito, may ilog dito sa amin.
Tapos kang magtanim ng gulay, manguha ka ng kuhan yan. Maligo ka dyan sa ilog na yan. O, kita mo? Ganyan ang buhay probinsya. Hindi mo kailangan magkase-kase. Ganito. Dito okay lang. O, relax, relax. Gusto mo manok, kumain ng manok. Waka tinola, tapos manok ng kapitbahay. Joke lang. Marami tayong manok. Ito, sitaw. So, simple lang yung gawa niya. Tapos, oh, yung damo, hayaan mo lang siya dyan. Tumubo. Pagka, ano, sinipag-sipag, kuhanin ang damo, then itambak dun sa puno ng mga gulay mo. So, ito mo, yung mga langgam dito. Kita nyo yan. So, mga langgam na to, yan. Yan ang bibigay ng proteksyon laban sa mga insekto tulad ng aphids na hirap-hirap tayong alisin dito sa sitaw. Pero dahil sa nga natural farming yung ginagawa niya, so itong mga langgam na to ang nilalanggam na ako. Nagbibigay ng parang insecticide sa kanya. Natural yan. So, this insect is fighting with the another species of insect. So, kita nyo. Oh, healthy rin ito kung titingnan nyo. Ayan. Medyo kukunti lang siya pero kumikita rin ito. Ay, sina ate ko yan, nag-harvest na siya. Tara dito. Yung isa sa kailangan, maaga tayo kasi. Kasi sa deliver natin, ipapamigay yung mga gulay na ito dun sa mga tagabayan. So, may nag-sponsor na ipamigay. So, yan. Makita nyo yung kalabasa ko. So, dito mamaya, umuwas silang kalabasa. Yan, puro kalabasaan itong kalabasaan itong area na to. Napakaluwang nito. Puro kalabasa. Puro gulay. So, ganyan po. Kita nyo yung technique nila ng pag... Yan, yan po si ate. Nag-abang. Ay, dad, inukunan kayo, oh. Tapos ayun po si na kuya at ate. Nag-harvest na sila ng kalabasa na dadali natin sa bayan. May video kayo? So, okay mga... Guys, maya-maya po ulit tayo. Bye.